Good morning mga viewers. So makikita nyo naman, dito ako ngayon sa open area. Pumunta kasi kami dito ngayon para mag marksmanship training, annual marksmanship training ng unit namin. Ayan, nakikita nyo, andyan yung mga tropa nagpre-prepare para sa zeroing nila ng 25 meters. Ayan, nakikita nyo ang lawak-lawak ng lugar na to. So yung kung napanood nyo yung mga shorts video ko, dito kami nag-firing ng grenade launcher M203, tapos mortar na 60 mm, tsaka yung mortar 80 mm, tsaka yung shooting ko dun yung sa taas, kaso nawala kasi yung ring eh, kaya hindi na ako makapag shooting ulit ngayon. Yan, ang ganda ng lugar na to eh, open area siya. Hindi ko lang sasabihin kung nasaan kami. Basta nandito kami sa lugar na to. Ayan. Yan yung makamukha niya ako. Hindi yung Tagalog ito. Dito ma. Galaksig ko na yung... Ano yun? Kami yung dinadala ng DTS. Magkantakan kayo upang kantakan kayo ng marksmanship ninyo. So ito is hindi man tayo pre-entry. Parang rest lang sa atin ito, no? Rest ko lang din sa inyo, lalo lang na yung fundamentals of marksmanship. Sinasabi positioning, aiming, breathing, trigger pressing, follow through, na lahat yun. Okay, fire mula sa kaliwa, bilang 14 kayo, 15 yung target. Ibig sabihin, kulang kayo ng isa. Dagdagan ng isa. Ha? Number 10. Sige, huwag ganti number 10. Okay. Tatlo-tatlong bala lang, ha? So, ayun, tapos na mag-briefing yung RI natin. For the information of everybody, yung RI is, since nandito tayo sa range. Range instructor siya. Pag nandun tayo sa SRTS, yung RI, ibig sabihin nun, ranger instructor. Yung RI natin, ano yan eh, scout ranger siya. So, pwede siya tawaging ranger instructor or range instructor. Pero, since yun nga yung sinabi ko, nandito tayo sa range. So, range instructor siya. Ay, nagpre-prepare na sila for zeroing na tropa. So, kung napapansin nyo, yung ibang tropa ko dyan, nakabota pa. Kakagaling lang kasi yan ng operation. Kakagaling lang namin ng operation, kakababa namin ng bundok. Kaya, ganyan. May iba nakabota, may iba naka-combat boots. So, ginagawa yung zeroing, no, para ma-zero yung baril mo. Hindi, pag tumatagal kasi, even though na-zero mo na dati yung baril mo, naglulus siya. Yung front sight, rear sight niya, tsaka pag paiba-iba ng gumamit yung ng baril, gumamit ng baril. For example, yung baril ko pinagamit ko dun sa isang tropa, hindi siya zero dun sa tropa, zero siya sa akin. So, pero may mga mangilan-ilan din na yung zero sa akin is pag pinahiram mo sa tropa tapos tinira niya ng 25 meters, tutok niya ng 25 meters, is zero din sa kanya. So yan, magpapaputok na sila. Habang nagpa-firing sila doon, i-discuss ko lang yung target sheet sa R4. So ito yung example ng target sheet ng R4, no? Ito naman yung front sight, rear sight yung kulay brown. So para pumasok lahat dito yung bala mo or mag-grouping siya, yung gagawin mo dito, pagsipat mo dun sa barrel is tatapat mo lang siya dyan. Yan, kumbaga itatangent mo lang. Pagsipat mo kasi dun sa barrel sa R4, yung front sight nya swak lang talaga dito. Ganito lang talaga kahaba sa 25 meters. Ganun. Kaya pag tinapat mo yung front sight doon sa 25 meters ng actual na R4 A3 carbine,
pinutok mo, papasok yung lahat dito sa bilog. Kung hindi man naka-zeroed sa'yo, mag-groupings yan. It's either dito, dito, or dito. Ganon. So sa likod nito is yung yan, ito yung target sheet ng existing. Okay, pag yung mga tapos na, set to release magazine. Tumayo ka na dyan, pag wala na. Set to release magazine, up. Be-verify na nila yung mga targets nila. Kung groupings or hindi. Sunugin natin yung front sight ng baril ko para maganda yung pagka-zero mamaya. So habang nagpa-firing pa sila dun, pinrep ko na yung baril ko. Diyan na ako. Yun yung doon ko ilalagay yung target ko, number 15. So bago ako magpa-firing mamaya, dapat susuot ka ng protective eyewear. Yan. Tapos syempre mufflers, ear mufflers, electronic ear mufflers. Yan, para hindi ka mabingi pagkatapos nyo mag-firing, kasi 15 kayo na katao dyan eh, sabay-sabay magpapaputok. Yan, nakakabingi yun. Tsaka pinili ko dito sa dulo kasi strategic yan siya. Kasi dito lang yung distraction mo, dito sa kabila wala nang distraction, kaya makakafocus ka talaga. Ganun. So tapos na namin ilagay yung target paper ko. Yan. Ito yung technique dyan, kasi mamaya pag natamaan na yan siya ng bala, may butas-butas na yan siya. So ito lang yung tatanggalin mo. Tapos doon sa likod siya iti-tape. Kasi for example, pag dito tumama yung bala, pangit naman kung dito mo iti-tape. Nadidistract ka, kasi dapat yung front sight, dito mo siya ilalatag. Ano, nakaganan siya. Para dito yung tama niya. Okay. Joks ka pala mga langgarin na nito. Pati tinapay. Ito yung tama ko. Yan. Mamaya paglapit ng RI, sasabi siya ko ilang corrections. Tsaka i-adjust natin dun sa baril. 1, 2, 3 left, 1 down, sir. Kasi kung susundan natin to, sir, winded snub, 2 clicks for 1 box. Pwede pa ganun. 6 sana, 6 left. Pero initial muna, sir. 3 left, 1 down. 3 left, 1 down. 3 left. 1, 2, 3. Come on. Oh. Next salang. Sir, confirm mo pa yan? Huwag na siguro. Sok naman lahat sa'yo. Yun, so tapos na ako. Naka siyam na bala. Yan. Sok na lahat sa butas. So yun, tapos na ako. Correction pala, naka 12 ako na bala. 12 rounds ng 5.56mm bago ko na zeroed yung R4 ko. Swak lahat dun sa butas. Okay,
So doon na magtatapos yung zeroing ko. Ito yung stage 1 ng firing namin, ng marksmanship training. So every poste is tig 2 rounds yan. So may 3 poste, so 6 rounds. Paglampas mo dun sa pangatlong poste mula dito, is magniniling ka, another 2 rounds na naman. Kaya dito sa stage na to is 8 rounds yung makukonsume mo. Convert to points is 8 points. Tapos go! Go! Yung unang salang kanina, yun yung trial. Ito ngayon yung final. So sa trial naka perfect 8 ako, 8 rounds. Tingnan natin ngayon dito sa final. One, two, three, four, five. So okay, naka perfect ako, 5 plus 3, perfect. So ngayon, record naman tayo sa long range. Doon sa target natin, doon sa unahan, kung nakikita nyo yung by group doon na tigka-tatlo. Bali yung tigka-tatlo, kung bilangin mo yon is meron tayong 10 na target kada isang tao. So yung kada isang tao, yung target niya is tatlo. Tatlo dito sa 250, tatlo doon sa 200, tatlo doon sa may 150. Yung 10 rounds ninyo, dire-diretso na ipotok ninyo doon sa target ninyo. Magsimula tayo dito sa sa kanan. So yung target nyo muna is yung kulay orange. So ito, wala mo ng oras. Mamaya may oras na yan. 1 minute 30 seconds. Habang bine-verify nila yung mga tama nila at mga targets nila, dito ko ngayon sa likod. Pero hindi na ako masyadong lumayo kasi itong lugar kasi na to dito, maraming pinapaputok dito. Mga mortars, 203 grenade launchers. Kaya marami din ditong bala na mga hindi pumutok. Okay, kaya delikado na maglakad-lakad dyan. Diyan, delikado na maglakad-lakad dyan. Kasi aside sa makaapak ka ng tae ng baka, kasi maraming nagkalat na baka dito, posible ka ding makaapak ng mga hindi pumutok na bala. Kagaya nila for example dito. Ayan. May nilagay sila. Warning, do not remove. Highly explosive. Ayan. Kasi may binaon ata sila na bala dyan ng M203 kasi may shell dito eh. Yan ah. Yan yung sa 250 no? Ito yung sa 250 orange, sa 200 white, sa 150 yellow.
pero hindi siya magkakaparehas sa lahat. Kasi pag titingnan mo sa malayo yan, tapos pare-parehas yung kulay niyan. So sobrang layo ba naman kasi. Nandun, 250 meters, 200 meters. Pag kunyari, number 2 ka na target, or 3, yan. 3, tapos from 250 meters ka. Tumakbo kayo ngayon, pumunta kayo ngayon ng 200. So pagdating mo sa 200, syempre dadapa ka na yan kasi magpa-firing ka. Kasi hindi mo na iniisip yun, hindi ka na magbibilang niya na sa mga target ko, number 3. So kung bilang ka 1, 2, 3, wala na yung dagdag sa oras na yun. Kaya ginagawa nila is hindi nila pinaparehas yung kulay. Ano, para may reference yung mga shooters na titingnan nilang niya na okay, yung gitna ako white, yung gitna ako red, ganon. Kaya hindi magkakaparehas, kasi nangyari na din sa akin yan eh dati. Kaya ayaw kong pumesto sa gitna, mga 6-7 ganon, ayaw kong pumesto sa gitna. Kasi una 6 yung tinitira mo, tapos pag dumating ka na ng 200-150 ganon, kasi nagmamadali ka kasi aiming ka, makakuha ng expert. Ito yung sinasabi ko kanina na nag-iba yung kulay sa gitna. Tingnan mo, di ba? Yung sa gitna nito is yellow, yung sa gitna naman ito is red. Kasi if I'm not mistaken, pang lima ata yan, ito na target eh. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5 nga. Okay, para yung 5 tsaka 6, alam nila na pang 6 ako, red yung sa gitna ako, yung pang 5 ako, yellow yung sa gitna ako. Same lang din yan. Yan kasi yung confusing pag nasa gitna ka. Yung 10 rounds, ipotok natin doon sa may color orange. Hindi nyo lahat ipotok yung 10 rounds na yan. Okay, standing alert. Position 45 degrees, muzzle down. 45 degrees. Hindi, tayo na again. Tayo. Walang nakamiling. Okay, yung MT magazine, walang nakalapag na MT magazine dyan. Pakipulot yung ano, pang tins mag natin, dapat na makamagazine yan. Okay, insert magazine, load and make ready. Insert magazine, load and make ready. Okay, yung target natin dito is yung target number 2, yung kulay red at kulay puti. Dead center ulit yung aiming point natin. 1 minute 30 seconds, yung time starts now. Dito, pagdating natin doon sa may 150, pwedeng nakahiling, pwedeng nakakrone na pumutok. Depende sa inyo. 1 minute 30 seconds ulit. Your time starts now! Six.
6 7 1 2 3 4 Si pangit yung tama ko, sunugin natin yung ano. Tagsarabay ba? Gumita ka. Red wheel, type 17. No front side. Ito yung pangalawang salang ko. Kasi kanina, get the feel yun. Tapos medyo nugo yung tama ko. Explain ko sa inyo mamaya kung bakit nugo yung tama ko. Ngayon, check na namin after ko gawin yung i-correct yung baril. Okay, tara. Dito yung isa master. Nababasa ata. Wala yan, sir. Dati na yan, sir. Okay. Siyam. 259. Okay, so 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, isa pa, 10. Ano ko lahat? 210. Okay, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10. One mistake, 29 number 30. Okay, thank you, ten, master. 10-9. Oo. Alang yung mali, sir, sa 250. Thank you, thank you. Thank you, sir. So ngayon, i-explain ko sa inyo kung anong nangyari doon kanina sa unang salang ko. Sa unang salang ko, gamit yung R4 ko, is hindi ko siya namalayan na itong rear sight, nakaganon pala siya habang pumuputok ako. Kaya nung sa 250 meters, yung nakuha ko lang doon is 5 over 10. Sa 200 meters, 7 over 10. Sa 150 meters is 3 over 10. Kaya total mo lahat yun, 15 over 30. Kaya doon pa lang sa unang tingin kanina, ang chinek ni RI yung 150 meters ko, yung kulay white na target, is tatlo lang yung pumasok. So doon pa lang, kinabahan ako kasi bakit ganun? Tama naman yung fundamentals ko. Front sight, rear sight, target blur, blurred, front sight clear, rear sight blurred. Yun pala, hindi ko siya namalaya na kakatakbo ko, gumanon pala siya, gumanon. Nakaganon siya. Tapos habang sinusunog ko kanina yung front sight, doon ko lang siya napansin na nakaganon pala siya. Medyo maluwang kasi. Ayan eh. So nung second salang ko, kaya yun na. Sa 250 meters is naka 9 over 10 ako. Sa 200 meters 10 over 10, tsaka sa 150 meters 10 over 10. So in total is 29 over 30 yung nakuha ko. Yung dalawang bala, o 12, di ba? 12. Yung dalawang bala, idadagdag natin sa 12. Dalawang magasin, tiga anim, bali pito-pito. Yung dalawa na yon, yun na yung magiging practice ninyo. Ha? Magiging practice ninyo yung dalawa.
magsabay na yun, record sa ka-practice. Pag mag-verify tayo doon at 14 nakuha mo, tama mo, minus 2 tayo. Perfect mo yun. Okay, standing alert position. Okay, your time start now! Front side, sir. Patok, parang front side is... Ano lang yung front side? Habol, isunod. Tapos na doon sa gitna, patok. Kasi hindi yan mag-steady yung... Tama at tatama yung front side natin, hindi nakalabas sa target. Okay, change mag, sir. Drop. Pagkapat ng front side natin sa target, kalabit, katama at katama yan. Matuwag lang siyang lalabas sa target yung front side natin. Dead center. Dead center lang. Puro dead center yung aiming. Kalabit, pagkapat, kalabit. Katama at katama yan. Pagkakalanganin na mag-target. Katama at katama yan. Okay, safety, release natin. Yan! Okay, silta rin sa kanan. Hindi lang, basta itapat mo lang yung front side. Tama sa tama yan. Tignan mo na doon sa itim, sa gitna. Sa silhouette nakatapat. Pag tapat, puto. I-verify na namin yung tama ko dito sa moving target. Sa around 100 meters to siya. Yung target ko yung kulay red. So yun, tapos na ako. 49 over 50 yung nakuha ko sa lahat. Sa lahat ng tawag yun, stages. Doon lang ako nagkamali kanina. Doon sa 250. 9 over 10 yung kuha ko doon. So kumbaga 49 over 50. Nasa expert pa din yun. Good morning again mga viewers. Ngayong araw na to is magpapaputo kami ng M203 grenade launchers. So dito yung mga tropa from EOD, Explosive Ordnance Disposal Unit, tap ng Philippine Army, tapos
kaka-check lang nila kanina ng mga bala ng tubo natin, then nag-briefing lang din sila saglit. So ito ngayon, nag-prepare na yung tropa natin para sa firing nila ngayon ng 2-3. Green bags! Pagaw! Tugaw! Alaw! Alaw! Basit lang! Pwede na! Left! Adayo. Ay, sobra. Adayo. Side. So tapos nang pumutok yung tatlong firers. Yung tina-target nila is yung nasa 250 meters. Which is yun. Yan yung board na yan. Yung mga targets nila is ito, 100 meters, 200 meters, yung kulay puti na yun is 300, no, 250 meters, tapos yung sa likod is 350 meters. Mother Red Soul! Lapan! Maghintay lang muna kami ngayon ng 3 minutes bago namin i-check yung bala ng tubo. Yeah. Yung tina-target nila is nandun sa likod. Yung kulay puti na target board, yung last. Nasa 350 meters yung layo niyan mula dyan. Na-check na nung taga AOD natin yung nag-dodge na bala ng M23, then nagsabi na din siya ng resume. So good to go na tayo para mag-resume ulit. Papaputukoy namin ngayon yung 7 rounds na bala ng M203 grenade launcher na nag-dodge. Kaya ito, lalagay namin siya dito. May dala-dala ng pala yung dalawang EOD team natin. EOD personnel. Babao natin dito. Oh sir. Ito yung itsura niya. Ito? Are you ready? Atras na ako kasi yung 3 feet na length ng wire na pinutol nila kanina is saktong 2 minutes lang yun. Pag sinindihan siya ng posporo, 2 minutes yun bago mag-i-ignite, then sasabog yung C4. Which is eventually sasabog din yung 7 dodge natin ng M203.
successful yung disposal natin ng itong Dodge na M203. At doon na nagtatapos ang aming marksmanship training dito. So kung gusto niyo pang makakita ng mga ganitong videos, mga about army life, subscribe, like, share, comment lang kayo.